balita po ito para sa pamilya Estrada sapagkat ang kanilang minamahal na Senador Jinggoy Estrada at sa mga tagahanga po nitong si Jinggoy Estrada ay maaaring makulong po sa hinaharap ito pong si Senator Jinggoy. Sa ngayon kasi aapila yan, syempre, at yung conviction niya naman na direct bribery at indirect bribery is still bailable po yan. Pwede pa po siyang pansamantalang lumaya habang dinidinig po ang kanyang apila sa Sandigan Bayan Appellate, sa appellate po ng Sandigan. Kasi ganito yan mga tol, ano? Pagka ikaw ay sinumpahan ng kaso, public official ka, tapos covered ka doon sa salary grade 27 and above and other positions na ang meron jurisdiction ay Sandigan Bayan. Ang magdidinig ng court ng kaso mo ay Sandigan Bayan. At kapag ka na-convict ka, sa Sandigan Bayan ka rin mag-a-appeal kasi appellate court din ang Sandigan Bayan. Kapag ka hindi ka pinaboran ng Sandigan Bayan, iaakit na po yan sa Korte Suprema. Kaya mahaba pa po ito. Ano, pero bago ko idagdagan pa mga paliwanag dyan, basahin po muna natin ito pong balita. Fresh na fresh po ito kasi halos isang oras pa lamang po ang nakakalipas. Jinggoy Estrada acquitted of plunder, convicted of bribery in pork barrel scam, dated January 19, 2024. Ano po ba yung plunder? Sa madaling paliwanag na lamang mga tola, ito po yung pag-accumulate o pag-amas ng kayamanan illegally syempre at least 50 million pesos. Yan po ang pinaka threshold diyan. Pagka nag-amas ka ng kayamanan na halagang 50 million pesos at least, pwede ka pong sampahan ng kasong plunder. Republic Act 10-70-80. I cannot remember anymore the figure, pero tingnan niya natin. Plunder law. Bakit ba hindi ko na kasi, pag matagal ka na talagang hindi nagba, 70-80 tama, hindi pa rin pala naglalapse yung memory ko. Salamat naman at naalala natin yan. Plunder. Again, the threshold dyan ay at least 50 million pesos amassing of wealth illegally at ganun talaga ang mangyayari. Pero dito, hindi kinakitaan ng sapat na katibayan na si Senator Jinggoy Estrada ay lumabag sa plunder law o Republic Act 7080. Kaya acquitted po siya dyan. Ang problema para sa kanya, convicted po siya sa bribery. So, tuloy ko po ang binabasa natin balita. Senator Jinggoy Estrada was acquitted of plunder but convicted of bribery in the pork barrel scam. Okay, mamaya ko na ipaliwanag ano ba yung bribery kasi pupuntahan pa natin yung penalty eh. The anti-graft court, Sandigan Bayan, released this verdict to Estrada on Friday, January 19. Today po yan. Estrada was convicted of one count of direct bribery and two counts of indirect bribery. Ito pong direct bribery at indirect bribery, including qualified bribery, matatagpuan po ito sa ating revised penal code. At ito po ay may kaparusahan at partikular dito kay Senator Jinggoy Estrada ng pagkakakulong ng 8 to 9 years for direct bribery and 2 to 3 years for indirect bribery. He was also ordered to pay 3 million pesos fine. Now, sa madaling paliwanag, ano po ba ang bribery? Ang pagtanggap po ng suhol. Ano? Kaugnay ng iyong opisina. No? Kapag ka ikaw ay tumanggap ng suhol direkta, yan ay direct bribery. Kapag ka ikaw ay tumanggap ng suhol sa pamamagitan ng iyong opisina, yan ay maaaring indirect bribery. Depende po sa present facts. Pero dito, malinaw, sinasabi po ng korte, convicted siya for bribery. Kaya, yun ang problema ngayon nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kung paano niya ngayon lalabanan ang conviction na yan, na siya ay kinakitaan ng korte na tumanggap po ng suhol o kung anumang maaaring naging konsiderasyon para po pagbigyan niya ang isang tao o group of individuals. Estrada will remain free as he appeals those convictions. O kaya sa mga nagtatanong, ano ang mangyayari sa Senate seat nito pong si Senator Jinggoy Estrada?
hanggat hindi po dumadating yung punto na siya po ay makonvict with finality, mananatili po siyang senador. At dahil nga po ito ay pwede pong mabail, kapag ka pinayagan po siyang magbail dito, ay makakapag-opisina pa rin po siya sa Senado. Pero kung hindi po siya papayagan magbail ng korte, ito po ay mag-oopisina na sa kanyang, katulad nung nangyari kay Senator, dating Senator Leyla de Lima, sa may Camp Crame, doon po siya kinulong at doon po siya nag-opisina at the same time, awaiting ng disposition ng kanyang trial. Bakit po natin sinasabi na papayagan o hindi papayagan ang bail? Kasi ganito po nag-works ang bail sa atin eh. Kapag ka hindi ka pa po convicted, all offenses punishable, not by reclusion perpetua or life imprisonment, shall be bailable. Ibig sabihin, walang condition. Mag-post ka lang ng bail, papayagan ka na ng korte. Pero, kapag ka ang kaparusahan ay reclusion perpetua or life imprisonment, conditional po ito. Kapag ka malakas ang ebidensya, hindi ka po papayagan ng korte. Ganito ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Sa plunder, mahina ang ebidensya, and that explains bakit na-acquit siya sa plunder, kaya pinayagan po siyang makapagpiansa. However, sa conviction niya ngayon dito sa bribery, since ito po ay may naka-attach na penalty na 8 to 9 years of imprisonment, ang pagpapasa po ng bail dito, ang pagpapile ng petition for bail, is not automatic. It is conditional. Titingnan ngayon ng korte kung ano ba yung probability. Tatakas ba ito si Senator Jinggoy Estrada, which is unlikely to happen. Di yan tatakas, haharapin niya yan. Kaya sa tingin po natin, marami mga faktor ha, natitingnan ng korte para aprubahan yung bail niya. Pero yun lamang ang pinaka pupuntuhin natin. Iiwasan ba ni Senator Jinggoy Estrada itong conviction niya? Tingin ko hindi. Kaya tingin ko, papayagang mag-post bail itong si Senator Jinggoy Estrada at may exercise niya pa rin yung kanyang pagiging senador sa kabila ng conviction niya dito po sa San Digambayan pending appeal sa appeal chamber nga ng San Digambayan din and even pagka ito po ay umakyat sa Korte Suprema. Kasi pagka inaffirm ng San Digambayan yung kanyang apila, eh wala na siyang ibang course kung hindi tumungo sa Supreme Court and hoping na doon ma-overturn yung decision ng San Digambayan. Otherwise, magkakaroon ng conviction with finality at makukulong itong si Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, kapag siya po ba ay nakulong with finality na, ano na ang mangyayari kung sakaling pumasok pa rin yan sa term niya na 6 na taon? Eh syempre, kasama kasi sa accessory penalty ang tinatawag na civil interdiction. Lahat po ng mga sinasabi kong kayo po ay nag-aaral ng criminology at sa mga, syempre, mga abogado, alam po nila yan, at sa mga nag-aaral ng abogasya, mababasa po yan sa ating revised penal code. Tuloy ko muna. Ito pong balita. Estrada's indirect bribery conviction carries an accessory penalty of suspension from public office. It is uncertain if this is immediately executory or if he has a chance to appeal. O, sagutin natin yung balita kasi syempre baka walang background sa criminal law ito pong nagsulat ng balita. Yan, hindi po yan uncertain. This is certain. Ano? Ang certain po dito, mag-a-appeal si Senator Jinggoy Estrada at ang certain po dito, unless convicted, the enjoyment of presumptions of innocence until proven otherwise, syempre, i-enjoy po nitong si Senator Jinggoy Estrada kasi constitutional rights niya po yan. Constitutional right of the accused. The presumptions of innocence until proven guilty. Yan, marami na pong pagkakataon na na-convict sa lower court, pagdating ng higher court, na overturned at na-dismiss or na-acquit. Na-acquit yung akusado. Ang pinakamagandang halimbawa niyan, ang infamous case nito pong Visconde case, ano, kung saan minasakir po sa Paranaque yung pamilya nitong si Lauro Visconde at ang napagbintangan at naging akusado ay ang grupo nila Hubert Webb et al. Ito ay kinunbik
sa lower court, umabot sa Court of Appeals, apirmado, pero pagdating po sa Supreme Court, acquitted po. Ito pong si Hubert Webb. O, kaya hindi pa tapos ang laban dito para po kay Senator Jinggoy Estrada. At hanggat hindi pa tapos ang laban, he still enjoys the presumptions of innocence. Hindi pa rin po natin sasabihin na siya po talaga ay gumawa ng bribery or indirect bribery. Co-accused, eto na, yung mga kasamahan niya sa kaso. Janet Lim Napoles, na nakakulong po ngayon ito sa Correctional Institution for Women, who owns most of the NGOs in the Pork Barrel scam, was convicted of a total of 7 counts of corruption of public officials. She was ordered to pay a fine of 262 million pesos. Ano ang pinagkaiba ng bribery? Kasi dito maraming nagkakamali eh. Even ang mga reporter nagkakamali sila rito. Ang tumatanggap ng suhol, yun po ang merong kasong bribery. Kasi sa layman's understanding, pagka nag-bribe ka, nanunuhol ka. Pero hindi po ganun ang tingin ng batas. Pagka bribery, tumanggap ka ng suhol. At ano naman ang ikakaso sa nanunuhol? Yun po yung naging conviction nito pong si Janet Napoles, which is corruption of public officials. Like Estrada, Napoles was acquitted of plunder, but she remains in jail for other convictions, including plunder in relation to the Bong Revilla case where the senator was acquitted. Estrada's staff Pauline Teres, May Levayan o Labayen, and Napoles' staff John Raymond Diasis remain at large. Their cases are archived and warrants of arrest have been reissued. Estrada had been accused of pocketing 183 million pesos in kickbacks from his Priority Development Assistance Fund or PDAP, discretionary funds for lawmakers which were corrupted by using questionable NGOs whose projects turned out to be fake. Yan po yung circumstances surrounding ng conviction nito pong si Senator Jinggoy Estrada. He is the second of the three senators to be acquitted of plunder in the Pork Barrel scam, a decade-long trial that has seen lower-ranked staff fall but lawmakers free. Okay? Estrada, who won a senatorial comeback in 2022 with the Marcos Duterte slate, is not completely off the hook on the graft allegations over the same controversy. Plunder has to involve an amount of 50 million pesos and above and has to prove earning a kickback. Graft is a lesser crime that can cover several offenses from negligence to partiality in government transactions. But anyway, ito pong pinag-uusapan natin, siyempre, concern po ito ng lahat ng mga Pilipino. Dahil sitting senator ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Again, ang mga possibility sa hinaharap ay maaaring ganito. He will continue to discharge his mandate as Senator of the Republic unless the court, the higher court, probably the Supreme Court, will affirm his conviction. Kasi definitely aabot at aabot po ito sa Supreme Court, maliban na lamang kung sa Sandigan Bayan pa lamang appellate chamber nito, i-acquit na siya. Pero other than that, pupunta po ito sa Korte Suprema at it will take years, mga tol. Hindi po ito matatapos ng isa, dalawang taon. Baka tapos na po ang panunungkulan nitong si Senator Jinggoy Estrada ay hindi pa po tapos yung kanyang apela sa higher court. Kaya i-expect po natin na itong si Senator Jinggoy Estrada ay magpapatuloy sa kanyang pagiging senador, and we are hoping na ito pong kinakaharap niya ngayon na problema, hindi po ito maka-apekto sa pag-deliver niya ng kanyang mandato bilang senador. Higit sa lahat, sana lumabas ang katotohanan. Kasi initial truth pa lamang ito pong nakikita natin dito eh. Although sinasabi ng trial court na siya po ay convicted, hanggat nga hindi po natatapos ang kaso, hindi po natin pwedeng sabihin na siya po talaga ay convicted with finality. O, kaya sa mga examples na share ko na rin po sa inyo kanina, particular ito pong kay
kaya Hubert Webb, dumating ang punto na siya po ay umakyat ang kaso nila sa Korte Suprema at doon acquit siya. Possible na mangyari rin yan kay Senator Jinggoy Estrada. Basta mahalaga sana sa mga pagkakataong iyan, eh magbase po ang ating mga, which is gano'n naman ang kanilang ginagawa, ang ating mga kagalang-galang na justices diyan sa Sandigan Bayan at eventually sa Korte Suprema nang naaayon po sa ebidensya at umiiral po na batas sa ating lipunan. Good luck kay Senator Jinggoy Estrada. That is very unfortunate para po sa inyo ngayong taon na ito. Pero still, nagpapasalamat po ako bilang taga-suporta po ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil alam ko, sa kabila po ng mga kinakaharap ninyong problema, isa rin po si Pangulong Bongbong Marcos na naniniwala na wala po kayong kasalanan. Yan po ay nadinig ko mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos nung kayo po ay nangangampanya kasama siya sa Cavite. Ipinakilala po kayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang kasama sa Uniteam at doon sinambit ni ating ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay hindi naniniwala sa mga alegasyon na itinapon sa inyo at ito ay isang uri lamang ng pamumulitika. O ganun pa man, sinabi ng korte, initially na kayo po ay convicted kaya wala po tayong magagawa dyan and you have to face syempre the music. Ganun talaga ang buhay, Senator Jinggoy Estrada. At sa huli, masasabi ko na lamang po sa inyo, good luck po sa inyong maaaring maging kalagayan sa hinaharap. Napagtagumpayan nyo naman na ang napakaraming pagsubok sa buhay. Ito pa kaya na simpleng pagkakakulong lamang ng 8 hanggang 9 na taon. Eh yung plunder nga, nalusutan ninyo. Eh baka ito naman, malusutan din ninyo eventually. Salamat sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero naniniwala po kami na yan ay problema nyo lamang alone. Kaya hopefully, ang mga abogado nyo na mga magagaling ay matulungan kayo para sa magiging acquittal kung sakali ninyo dyan po sa kasong kinakaharap ninyo.